Bigla tuloy ako nakapavlog. Paano ba naman kasi, may napanood ako na isang video. So ito, panoodin muna natin itong video to. Okay. Ayun, buhaya ako. Buhaya pa dyan. Buhaya pa. Hanggang sticker! Bawal po daw. Ito ang nangyayari, nababago yung kulay. Yung kulay. Mas magandang nga itong walang kulay. Oh. Umanda, naging motor. Ha? Ano daw? Ulitin nga natin. Maganda nga itong walang kulay. Oh. Gumanda, naging motor. Sabi ng ating mga officer. Motorcycle decals. Bakit ako na-vlog bigla? Siyempre, apektado ako nung naka-motorcycle decals din ako. Yung sa akin, ito yung motorcycle ko. Ayan. So, kita yung tad-tad ng decals. Gawa pala to ng Stickazone. Shoutout sa Stickazone na gumawa ng aking isang mabangis na motorcycle decals. Dito, may mga ipapakita ko sa inyo na mga motorsiklo na mga naka-decals. Tulad nito, 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 at ito. So, ano nga ba yung bawal at hindi sa motorcycle decals? Siyempre, dapat meron tayong legit na reference at ayun nga yung LTO. Dahil itong video yung pinanood natin kanina ay galing din sa LTO. So, ano nga ba yung pwede at hindi para sa ating motorcycle decals? So, let's go, pag-usapan natin yan. Ano nga ba yung mga guidelines? Ito ay from LTO, legit na kaibigan ko. Una, napakadali lang naman. Kailangan kung ano yung nasa ORCR mo na kulay, kailangan kung maglalagay ka ng decals, dominant pa din yung kulay na yon. For example, black. Kailangan mas litaw pa din yung black kaysa i-blend mo siya sa ibang kulay. Pangalawa, kailangan hindi pa rin matatakpan yung original kulay niya. For example, yung harapan niya, kasi may mga motorcycle na combination yung kulay tulad sa akin, magenta at white. Yung magenta niya, hindi mo pwedeng papalitan mo siya ng blue o papalitan mo siya ng kung anumang kulay. Tapos yung white part naman niya, hindi pwedeng papalitan mo siya ng ibang kulay din. Kailangan kung anong kulay nung part na yon ay din ipapalit mo, lalagyan mo na ng blend ng ibang kulay na gusto mo para pasok pa din dun sa standard ng LTO. So, ito nga yung mga motorcycle dito, isa-isahin natin kung pasok ba to o hindi. Ito yung ilan sa example. For example, itong motor na to, dominant na kulay niya ay black. Pero kung titingnan nyo, so obviously naman, kulay dilaw siya. Ano yung nagpadilaw sa kanya yung bags? Maliban sa mga, syempre hindi naman kasama yun sa pairing, kahit anong kulay yan, walang problema yan. Ang pinag-usapan natin dito ay yung decals. Pero sa decals niya, kung makita mo, halos dilaw siya, tapos may mga parang orange, apoy-apoy, di ba? So, nawala yung pagiging dominant ng black sa kanya. Although yung mga ibang part naman kasi black talaga. Pero yung pinag-usapan natin sa pairings niya, tingnan mo. Halos kulay dilaw na siya. Isa pa to. Black din siya, pero naging dominant na niya is yellow. Diba? So, ito yung mga possible na ipa-obaklas yung decals pagdating sa registration sa LTO. Ito yung sa example ng decals na shoot na shoot. Kasi nga, diba? Ito yung kanyang original na kulay. Tapos, nilagyan niya ng touch of white tsaka ng light green. So, all in all, green na green pa rin naman siya. Kaya palagi ko yung gantong decals ay shoot na shoot sa banga. Medyo matagal na rin naman na nagkaroon namang issue na ganito tungkol nga sa motorcycle decals kapag sila yung nagpaparehistro. So pinaka the best na tip ko sa inyo kung magpapadecals kayo ay mas maganda kasi uso naman ngayon yung puro plain na foil, di ba tawag doon? Mas maganda ganun na lang, mas pogi pa, di ba? Kasi dati talaga na uso yung talaga mga graffiti style na mga decals. So, kailangan lang. Kung sakaling gusto mo talaga ng customize mo yung design, make sure lang na dominant pa din yung kulay ng motorcycle na nakalagay sa registration mo, sa ORCR mo. So, yun lang naman. So, hindi naman bawal maglagay ng motorcycle decals. Ang bawal lang ay tatanggalin mo yung color, tatanggalin mo yung dominant color doon sa motorcycle mo.
So, yun lang. Hindi man ako kinabahan para sa motorcycle ko. Konti lang. Kasi nga, naka-decals din ako. So, yun. Konting update lang sa buhay-buhay natin bilang motorista. Don't forget to like, share, and subscribe Deke Boy TV. At please click yun ang notification bell button sa ganun. Lagi kayong updated sa bawat video ko. Happy 23,000 subscribers sa inyo lahat. So, salamat sa lahat ng support sa akin. Deke Boy TV na lagi nagsasabi na speed thrills, but kills rides in peace. And bye-bye.